Hi guys, good day po sa inyo. So discuss naman natin ang mga blue chips natin dito sa Investagrams, dito sa ating PSE Stock Trendings Review. Kasi maganda yung nangyari doon sa ating index kahapon po. Medyo malaki po yung volume na pumasok at maganda yung nakikita natin. So discuss natin sa topic na to si SECB, si MEG, si BDO, SMPH, SM, AGI, MBT, RLC, saka si AC. So bago po ang lahat ulit, pakibasa po ang ating disclaimer. Okay po, punta na po tayo sa ating discussion. So unahin po natin si PSEI para makita natin ang overall movement ng ating market. So ito nga po yung latest po na breakout ni PSEI sa November 26 na trading day natin is medyo malakas po yung volume na pumasok. At naging maganda ang resulta. So 1.67% po ang tinaas ng ating buong index. At nakikita natin in the short term is mukhang magkakaroon na reversal si PSEI. So hopefully magtuloy-tuloy po ang kanyang reversal para yung mga blue chip stocks natin ay magsimula na rin umakyat kasi puro oversold na po sila nung nakaraan. So unahin ko po si Mega World. So, gawa po tayo ng technical analysis kung ano nang nangyari sa kanyang charts. So, previously nga po, biglang nagbabaan ang prices ni Mega World kasi po meron mga usap-usapan about sa mga POGU, yung mga online game, offshore gaming onlines ay bibigyan ng tax ng ating government. So, kaya siguro ang sentiment dito kay Mega World ay biglang naging downtrend. Pero sa araw po na to, dahil magandang ating index, umakyat po siya ng 2.47%. So, in the short term, ang nakikita po natin sa kanya ay sa possible double bottom na ang nangyari dito kay Mega World. At pag nagtuloy-tuloy po siya is pwedeng umakyat ang kanyang price. So, pwedeng magkaroon siya ng upside na around greater than 5%. So, yun po yung nakakita natin siya sa kanya kung tuloy-tuloy po yung pag-akyat ng ating prices. So, medyo okay din ang nangyari after niya ma-hit yung oversold level na 30% is nag-rebound po yung kanyang price. So, tingnan natin kung ano po yung susunod na pwedeng mangyari dito kay Meg. Pero sa ngayon po kasi is mukhang bearish itong si Meg kasi yung MA100 po natin ay nasa taas at masyadong malayo po ang price. Current price natin na 4.56 sa MA100 na around 5.2. So pag ganyan po ang nakikita natin is bearish po ang sentiment natin sa stock na to. So hopefully makakyat siya dito sa kanyang next resistance level po natin. So yun po yung nakikita natin kay Meg sa short term natin. So, in the long term, punta po tayo dito sa weekly para makita natin kung anong pwedeng mangyari sa kanya. Okay, so ngayon nga, parang double bounce nga po yung nangyari sa kanya. So, hopefully, magkaroon siya ng new higher highs. So, pag nagkaroon siya ng new higher highs, ire-retest niya yung kanyang next na support level. So, yun po yung maganda kapag in-expect natin na aakyat siya. So, sa ngayon, medyo mababa pa rin ang weekly RSI. So, hopefully, in the coming future, pag maganda ang mga usap-usapan sa trade war, is aakyat na rin po itong si Mega World. Okay po, punta na po tayo kay SECB. So, matagal nating nakikita itong si SECB at dito pa lang sa weekly trend niya po ay napakaganda po ng movement ni SECB at based doon sa fair value na na-compute ng COL na around 200 peso, is mukhang lalampasan pa niya to. Kasi yung trading channel po na pwede natin ginuguhit dito is may upside pa siya na around 8%. So, pag nagtuloy-tuloy po, dito po yung movement ng channel ni Security Bank. So, yung earnings niya ngayon is third quarter is 22.15%. Ayan. So, magandang catalyst po yan sa mga stocks para umakyat po ang kanyang prices. Okay, so yung kanyang RSI, weekly RSI is maganda-maganda po sa atin kasi above 50%. Okay, so in the near term, dito po yung trading channel na nakikita natin kay SECB at mukhang uptrend pa rin po siya. Okay, punta naman tayo kay BDO. So medyo malaki ang upside ngayong araw na to ni BDO. Umakyat po siya ng 4.5%.
57 or rather 4.67% at malaki-laki po yung volume niya. So kagaya ni SECB, ang mga banks natin ay magaganda po ang nakikita natin kasi upward po ang price channel niya. So ito po yung nakikita natin na possible movement ni BDO in the coming weeks. At maganda din ang kanyang RSI. So kagaya ni SECB, nagpo-persist sa taas na 50% level ng RSI itong si BDO. So ang bias po natin kay BDO is upward siya at dito sa channel range na ito, pwedeng umakyat ang kanyang prices. Silipin natin ang kanyang day chart. So ganun din po yung sinasabi ng kanyang daily chart. At mukhang pataas pa rin ang movement ni BDO. Okay? So tignan naman po natin si SMPH. So in the past few days, sabi nga natin si SMPH po ang nagdadala ng PSE index. Kasi kahit po bumabagsak ang ating index, pataas pa rin po ng pataas ang prices ni SMPH. So magandang company po ang SM Malls natin dahil siya po ang bumubuhat sa ating index. So in the coming time, so tingin natin is may upside pa rin naman to kahit medyo na break niya itong ating MA20 or itong ating ascending trend line. So maganda pa rin naman ang RSI niya kasi above 50 pa rin. At tignan po natin ang kanyang weekly chart para makita natin ang long-term movement ni SMPH. Ayun. So parang nandito siya ngayon sa kanyang tinatawag natin na horizontal resistance. So kaya nagpo-persist yung price, hindi makaalis dito kasi old resistance level po ito. So ayun. So tingnan natin na coming few days pag na-break niya po to, is magkakaroon siya ng possibly new 52 week high kasi after neto dito naman sa 42.5 na previous 52 weeks high niya ang pwede niyang puntahan. So in the near term, possibly may upside po itong si SMPH kasi maganda pa rin naman ang kanyang MACD, guys. So malayo pa yung blue line sa red line. So meron pa rin momentum tayong nakikita sa price movement. So lalo na maganda yung catalyst niya, yung kanyang earnings po ay 20.05. So double digit po ang kanyang na net income sa third quarter. Okay? So yun yung bias natin kay SM. Punta naman tayo sa kanyang mother company, si SM Investments Corporation. So ang ganda po ng chart ni SM Investments. Tingnan po natin sa daily chart. Okay, medyo nag-dowji siya ngayong araw na to. So mukhang may naganap na profit taking po kasi nag-negative ng konti ang kanyang price sa 0.18%. Pero maganda pa rin po ang kanyang mga indicators at nagpo-persist ang kanyang RSI greater than 50. So gustong-gusto po natin yung mga stock na may nakikita tayong momentum. Lalo na yung mga MACD is yung blue line is above ng kanyang red line. So possibly umakyat pa rin itong si SM Investments kasi guys, malapit na siya sa kanyang 52 weeks high. So ang next resistance level niya ay dito po sa 1,141. So tignan natin ang kanyang weekly chart. Ayan, so nakita nyo naman po, meron tayong tinatawag na ascending base. So very strong po ang kanyang price movement at pwedeng i-hit niya ang 1,141 at ma-break pa niya yan kasi po guys, ang ganda po ng kanyang third quarter earnings. So lagi pong double digits, ano, kanina ay 19.35, second quarter 22.55, and then nung first quarter is 21.78. so maraming pumapasok na investors dito kay SM Investments kasi nga po kumikita talaga ang mga companies niya na sina SM, SMPH, saka si BDO. Okay, punta naman tayo kay AGI. So alam natin parang bumagsak po ang mga prices ni AGI. So nasa weekly charts po tayo ngayon at nakikita natin parang may possible double bottom itong si AGI. Sa tingin natin magpo-persist kasi yung RSI wala pong momentum. So hindi po masyadong gumagalo ang price niya at hindi pa naman nakabuka pataas ang kanyang MACD. So maganda naman yung kanyang third quarter earnings. So kaso yung second quarter earning niya is negative 11.9. Kaya siguro nagpo-persist dito sa baba ang kanyang prices. So
tignan natin ang daily chart kung anong pwedeng mangyari sa kanya in the short term. Ayun. So, siguro gawa nga ng MSCI rebalancing natin. Hindi, natanggal kasi itong si AGI saka si DMC, guys. So, possible triple bottom. Pero dahil medyo descending ang kanyang triangle na na-perform, so, hindi maganda in the short term ang nakikita natin kay AGI. Kahit tignan nyo po ulit yung kanyang weekly charts, medyo pababa po yung prices niya. So, in the short term or long term, wala pa tayong makita maganda dito kay AGI na upward movement. Ayan. So, yung prices po is below 100 MA, which is an indication na bearish po ang ating mga charts. Okay. So, punta naman tayo kay Metro Bank. So, isa na namang bank sa ating mga blue chips. Maganda po ito yung Metro Bank kasi in the last few days, namigay po siya ng 13% dividend. So, nagkaroon po ng price rebalancing or nirecompute po ang kanyang price at kaya bumaba yung price niya. Pero equivalent lang yun ng drops dito sa ating 13% dividend sa kanya. So, maganda pa rin naman yung RSI niya. Nagpipersist above 50% po yung RSI level natin. So, ito yung 50% line natin. Although, parang nawawalan siya ng momentum kasi pababa yung direction niya. Tapos, yung MACD is, yung blue line po is nasa baba na. So, tingin natin, nag-hold pa rin yung mga may hawak ng dividends kasi nabigay na po yung dividends niya noong nakarang araw to. Alam natin, nabigay na siya November 26. So hindi, mukhang hindi pa rin naman sila lumalabas kasi paangat pa rin ang price niya. Nasa 1.41% ang gain niya sa araw na to. So, silipin natin anong possible movement nitong si MBT. Ayun, kaya pala hindi masyado makaalis ang kanyang price kasi po nagpo-persist ang MA 100. Pag na-break niya po yan, so maganda makikita natin dito kay MBT kasi magsisignify siya na bullish po siya. Pero sa tingin natin, guwit natin yung mga trend lines. Okay, nagsusupport po yung kanyang lower trend line dito. So hopefully, hindi mabasag dito at lalong bumagsak yung kanyang price kasi parang bearish ang initial na nakikita natin. Pero ang nagdala nga sa kanya nitong past few days, past few weeks dito kay MBT is maganda po yung kanyang earnings. Ayan, so third quarter earnings, meron siyang 41.11%. So, mukhang yun ang pinanghihahawakan ng ating mga investors. So, sa daily chart, yung price natin is nasa taas po ng MA 100. So, in the short term, maganda pa rin naman si MBT. So, hopefully, hindi magbenta yung mga investors na nandito sa kanya. At pag nangyari kasi po yun, is idadump nila yung 13% na hawak nila. Okay. So, sana maging ganun ang bias natin sa kanya. So, next naman po si Robinson. So, ilang weeks na nating sinusubayban si Robinson at ang nakikita po natin sa kanya is meron siyang upward movement. So, pag makikita nyo po yung MA 100 trend line itong si RLC, yung prices po niya is above neto kaya medyo bullish tayo dito kay RLC. Kasi kung titignan mo naman yung long-term movement niya is pataas naman po siya. Although ngayong third quarter na to, hindi ganun kalaki yung gain niya, is positive pa rin naman siya. Yung last few quarters niya po is double digits yung kanyang mga earning. Pero sa ngayon, medyo bumaba siya. Pero kung titignan mo naman yung kanyang RSI level, is consistent po na above 50%. So, lagi nating sinasabi, pag ganyan po, maganda po yung momentum ng stock na to. Although yung direction niya is pababa, above 50% pa rin naman. So, kita din natin sa price, tumataas pa po yung price ni Robinson. So, short term or long term, maganda po ang tingin natin dito kay Robinson. Ayan, yung kanyang weekly chart is pataas pa rin naman po siya at mukhang ascending base siya. Ayun. So, possibly aakyat pa po ang price ni Robinson in the coming few weeks or few days. Yun po yung nakikita natin kay Robinson. So, lastly, bisitahin po natin si AC kasi ilang weeks na po siya na pabagsak siya. So, punta mo tayo sa weekly chart niya para makita natin. Ayan guys, oh. So, nagpo-persist yung kanyang MA 9 sa weekly chart. So, ibig sabihin, hindi siya makalampas dito. Inverted AOTS na po siya. So, yung MA 100 ay nasa taas at yung mga lower MAs natin ay nasa baba. So, hanggat hindi po lumalampas ang mga
prices natin dito sa MA9 is depressed na depressed po ang tingin natin dito kay AC. So malapit na rin lang siyang mag-oversold. So aantayin siguro ng mga investors 'yan bago sila pumasok ulit sa stock na ito. So in the short term po, hindi po maganda 'yung nakikita natin dito kay AC kasi nagpo-persist po 'yung kanyang downtrend line. So unless ma-break niya 'yan at mag-stay ang price niya dito sa support level na to, so guhitan po natin yung kanyang horizontal support. Ayan, dito po. So, nasa baba pa pala yung kanyang price. So, kaya pala pressured yung price niya umakyat. So, hopefully, in the coming few days, pag maganda ang trade war deal discussions, ay makabawi na itong si AC kasi value company po itong si Ayala. Ayan, so... ito po yung gustong-gusto ng mga investors natin na bumabagsak yung price sa mga value companies kasi in the long term, magbabalikan naman po yung kanyang mga prices. Okay, so yun po yung mga discussions na nakikita natin sa ating mga blue chips. At sana maganda ang mga susunod pang araw kasi yung mga news ngayon is very positive. So si Donald Trump, maganda po yung mga sinasabi about sa trade deal. Okay po. So, see you again sa aking mga discussions sa mga blue chips. At tignan natin ngayong araw na to kung ano pong mangyayari. Okay, salamat po sa iyong pakikinig at panunood.